Guys, andito tayo sa airport ng Iligan City Airport. Pero actually, located to sa Baluylan at Del Norte. So kung makita niyo guys, ayan, ito yung airport na ito. Ito yung pinaka-runway niya. Doon yung mga office. So ito yun. Kung makita niyo guys, ito yung airport na ginawa nung panahon ng pagkakatanda ko, maliit pa ako panahon pa ni Ferdinand Marcos. So ito yung ginagamit ng mga airplane. Dati ginagamit daw ito nung domestic nung panahon ni Marcos. So natigil siya nung panahon ng Aquino administration. Hindi ko alam kung bakit natigil. So ito kung makita nyo guys. So ayan. Ito yung pinaka airport guys na pagkakatanda ko, maliit pa ako kasi dito ako nag-aral sa Mayo Abaga. Pero ditong airport na to guys, panahon pa ni Ferdinand Marcos, ginagamit daw ito. So kung makita nyo guys, itong airport na to, hindi ko alam nung panahon ng Korea administration, so mga sumunod na mga presidente, so hindi na to nagagamit ng commercial. So pero tutusin, pwedeng gamitin to kasi ang daming mga pasayro na pumupunta ng Manila, Davao, Cagayan de Oro. So galing sa dito sa Lana del Sur saka sa Lana del Norte, so mas malapit to. Napakagaling kung ito ay mapaayos ulit, may balik ulit. Sana kung manalo ang susunod na presidente is mabigyan ulit dito ng pansin itong airport na to. So kung makita niyo guys, ayan. Galing. La antas. Taas ng airport. Ayan. So ngayon, dumaan lang kasi tayo dito kasi may daanan papunta sa amin. So ito yung guys, kung sana no sa susunod na presidente mabigyan tong ano para itong Iligan at saka lahat ng galing sa Lana del Sur just magamit itong airport na to. So ayan. Then guys, napakagaling ng ano airport na to. So runway din malaki. Kung titingnan niyo guys, ito yung part ng airport na yan nandun. So kung sakaling magamit pa to, madikungan ako. Isa to sa pinakamalaking airport din na pwedeng international airport pag natapos at madugtungan. Actually ginagamit daw ito nung 1980s sa panahon ni Marcos, kasi sabi ng tatay ko ginagamit daw ito nung panahon ni Marcos, nakakapunta sila ng Manila. So ito yung ginagamit na airport. So natigil lang talagang si Ferdinand Marcos, ang dami na rin siguro nagawa. So kahit paano yung iba baka hindi nila napapansin, pero talagang maraming nagawa ang dating presidente Ferdinand Marcos. So talagang maraming nagawa, hindi lang nakikita na mga critics. So ngayon ang gumagamit na lang dito is mga private airplane kung may mga tulong o mga dumarating na papuntang Marawi. In between to ng Iligan at saka Marawi. So makita niyo ito yung guys, oh. So napakaganda kung ma-operate to ulit itong airport na to. So ayan. Talagang maraming nagawa ang Marcos administration nung panahon ng Marcel. So ayan guys. So kita-kita kayo ulit. So maraming salamat sa lahat. God bless. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, like ang ating mga videos and then click nyo yung bell all para sa mga susunod na video, ma-notify kayo. So, maraming salamat.